What is the sin of Adam and Eve? We call that original sin. But what did they actually do that offended God? And the answer is disobedience. They disobeyed God, and that is the consequence is expulsion from paradise. The next question is, what did the Lord do to save us from sin? The answer is obedience. Because the obedience of Jesus reversed the disobedience of Adam and Eve. So the third question is, how can we become children of God? The answer is still the same. You want to be called a child of God? You want to be called mother or sister or brother of Jesus? The answer is still obedience. Obedience has become a very difficult word, especially for teenagers seeking identity, because we misinterpret obedience with slavery. Akala natin, kapag masunurin ka, alipin ka, wala kang sariling isip, binabayaran ka na lang. But that is not what obedience is. What is the fourth commandment? Honor your father and your mother. It is actually obedience to your mother and your father. Why? Because your mother and your father is the image of God for you. Kapag tayo ay mayroong teacher, kapag mayroong pulis, kapag mayroong may kapangyarihan, kasama doon ang mga dapat nating sundin at tayo ay dapat na maging masunurin at magalang. Disobedience is the sin of Adam. Obedience is the act of Jesus. Obedience is the act of the children of God. And we cannot live our Christian lives without obeying. Pero, sasabihin niyo sa akin ngayon, paano ko kung yung tatay ko ay rapist? Paano kung yung nanay ko ay bugaw? Paano kung yanay ko ay mamamatay tao? Paano kung yung tatay ko ay nambubugbog? Paano ko igagalang yun? Paano ko siya susundin? Ibig sabihin ba, doormat na lang ako, pinapagpagan ako ng alikabok, at hindi na lang ako kikibo? Hindi po obedience ang tawag doon. Ang kailangan nating liwanagin ay ito. Igagalang natin ang kanyang pagiging magulang, subalit hindi natin tutularan ang maling ginagawa ng magulang. Ibig sabihin, you respect the authority, the position of your mother in the family. Even if she is a bad woman. Even if she is a drunkard, alcoholic, gambler, adulterer, you must respect the position of motherhood. It does not mean that you like what she's doing. It does not mean that if your father is an adulterer, you will approve what he is doing. No. But you will still respect the fatherhood. You will still respect the motherhood because motherhood and fatherhood are reflections of Godhood. Ibig sabihin, kahit ganito sila, sila ay larawan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sa huli, mga minamahal kong kapatid, mayroon pong mga researchers, doktor, psychiatrists, psychologists, sociologists na nagsasabi ng ganito, na ang pagsunod ay isang pangangailangan ng lahat ng tao.
obey is a human need. And our life is spent looking for somebody higher than me whom I will obey. Our lives are a search for somebody, something we will obey. The Lord presents Himself and says, I am worthy of your obedience. The Lord says to all of us, your mother and your father are worthy of obedience despite their weaknesses, despite their sins. Pero minsan sabihin natin, ayaw ko nang sumunod sa Diyos. Ayaw ko nang sumunod sa magulang. Ayaw kong sumunod sa teacher na diktador. Ayaw kong sumunod sa parish priest na masungit. Ayaw kong sumunod sa obispong suplado. Ayaw kong sumunod kay Pope Francis na nakakalito. Kapag ganoon ang ating attitude, ibig sabihin, wala ka nang sinusunod? Hindi naman eh. Meron ka pa rin sinusunod. Sinusunod mo lang ang sarili mong opinion. Sinusunod mo lang ang sarili mo. Sinusunod mo lang ang sarili mong pananaw. Sinusunod mo lang ang pera. Sinusunod mo lang ang boto sa eleksyon. Sumusunod ka na lang sa negosyo. Sumusunod ka na lang sa dollar-peso exchange. Sumusunod ka na lang, marami kang sinusundan maliban sa dapat mong sundan. Much of our lives is spent looking for something, somebody we can obey. God is that person. Your parents are that person. Authority is that person. Unfortunately, if we do not like to recognize them, we will end up obeying idols. We will end up idolatrous because we will be obeying the false god of money, the false god of power, the false god of popularity, the false god of our own opinion, na ikaw na lang ang tama at dapat silang sumunod sa iyong lahat. Today, we will repeat it in the Lord's Prayer. May your will be done on earth as it is in heaven. And only in obedience to the Lord can we find the meaning we are looking for.